Teresa. Anong ginagawa mo dito? Susunduin ko lang si Buboy. Kailangan kayo? Ate Teresa! Hello po, Ate Teresa! Bakit po kayo nandito? Eh, di ba sabi mo sa akin, gusto mo sumama kapag nagbahay-bahay ako uli? Eh, malapit lang ako dito kaya naisip ko, sunduin na kita. Okay ka ba? Sige po, Tatay Greggy. Pwede po ba? Sige na po, Ma'am Greggy. Pumayag na po kayo. Saan kayo pupunta? Tutulong po kasi kami ni Ate Teresa sa kababaryo natin eh. Di ba po, Ate Teresa? Oo. Oh, sige. Mag-ihit kayo sa daan, ha? Halika na. Tara po. Sa loves ko. Go, best friend! Ayan na, loves. Para sa ito. Okay. Pwede ba? Pwede ba, Boyong, ang aga-aga? Pwede ba tigilan mo muna ako? Uy. Ako kasi, best friend, ang kulit-kulit mo. Yan tuloy. Ate Teresa, marami po ulit tayong taong matutulungan ngayong araw. Excited na po ako. Ako rin, Ate Teresa. Ay, nako, ako rin. Excited na excited din ako kasi alam ko masaya sila ngayon kasi may kuryente na, di ba? Di ba po, sabi ko sa inyo, hilingin nyo lang po. Sigurado akong magkakatotoo na yun. Yun nga rin ang naisip ko eh. Dapat pala, hilingin ko lang. At ako na, bahalang tuparin yan. Tara na. Sige po. Narinig ko nga po yung nangyari kay Mang Ruben. Maganda na rin po yung buhay. Gusto ko rin po makapagsimula ulit gaya ni Mang Ruben. Ay nako, makakaasa po kayo na tutulungan namin kayo dyan, Mang Rudy. At kagaya ni Mang Ruben, sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng napakagandang buhay. Maraming maraming salamat po, Attorney. Ito po pala paunang bayad sa inyo. Maraming maraming salamat, Attorney. Hulog po talaga kayo ng langit. Wala ka naman ho. Ang bait naman ni Ate Teresa. Babalikan na lang ko namin dito sa inyo yung mga iba pang requirements na kailanganin natin. Ano po? Mauna na ho kami ni Buboy. Marami pa kasi kaming kailangan puntahan nito eh. Sige ho. Salamat po ulit, Attorney. Wala naman. Karibis ko talaga, Ate Teresa. May natulungan na naman po kayo na tao ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi makatulong sa mga tao dito. Hindi ko nga maintindihan kung ba't may mga kababaryo tayo na talagang kinukontra yung mga ginagawa ko. Gagaya niyo, Philip na yan. Alam mo, sana nga, mas marami pang magbenta ng lupa sa akin para mas marami pang matulungan, di ba? Buboy! Nag-wish na naman si Ate Teresa! Kakatotoo po yan, Ate Teresa! Talaga? Promise po! Sabi mo yan, Buboy, ha? Opo! Oo, Ate Teresa. Promise ko yan. Starla, narinig mo ba yung hiling ni Ate Teresa kanina? Sana daw marami pang taong lumapit sa kanya para magbenta ng lupa. Para daw marami pa siyang matulungan. Oo naman, Buboy. Siguradong good wish yun. Kaya tutuparin ko na. Sige, Starla, bilisan mo. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Ano yung mga mukhang yan? Ano nangyari? Eh kasi naman, Tere, ni isa wala pa rin dumadating. Ay nako, Mother. Wala pa rin napupunta mga tao. Eh, ang boring na nga eh. Kanina pa kami nililangaw ni Frida. Alam nyo, yan mga ganyang klaseng pag-iisip. Yan yung mga walang napupuntahan. Mother, sobrang sure na sure ka. Sigurado ka bang may mababenta tayo today? Bakit pa kasi ako naniniwala sa mga milagro? Ano, Tere? Wala. Makalabas na nga, makabili ng pangmeryenda. Kayo, may gusto ba kayo? Wala. Mother! Ano na
sa labas. Ha? Magbebenta na daw sila ng lupa. Tara. O, sandali lang po. Umila muna kayo na maayos. Sandali lang po. Mas, 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 Pedro, bakit mo sila pinipigilan? Papilahin mo na maayos. Kayo din naman, ano tinatakatan nyo dyan? Ay, papilahin nyo. Hindi ba papasok po? Pasok po kayo. Isa sila. Sige, pasok po. Okay, kasuhin po namin kayo bawat isa sa inyo. Sige po. Okay, isa po. Lagi muna tayo. Habang inaasikasa ng iba. Kayo mga tumukundo kami. Huwag kayong mag-alala at maaasikaso rin kayo ni Atty. Terry mamaya, ha? Pedro! Pedro! Ang nangyayari dito? Ah, Kapitan Tommy, eh, magbebenta doon ng mga lupa, eh. Lahat sila? Eh, ayan. Dala-dalaw yung mga titulo. Magbebenta ng lupa natin kung sakto para... O, sige lang, pila kayo na maayos dyan sa harap, ano? Kapitan, ano nangyayari dito? Bebenta sila ng lupa. Magbebenta? Biglaan ang dagsaan ng tao dito. Ewan ko. Kung bakit sila sabay-sabay na kailangan ng pera. Baka may nangyayaring himala. Siguro nga may himala. May himalang ginagawa si Teresa. Alam niyo po ba, Tatay Greggy? Mas lalo ko po nagiging idol si Ate Teresa. Kasi nakikita ko po kung paano siya tumutulong dito sa baryo. Gusto ko po siyang tulungan sa mga ginagawa niya. Balang araw, gusto ko rin po maging katulad niya. Ay! Parang bagay nga yung Atty. Buboy, ah. Tatay Greggy? Bakit? Hindi po ba kayo natutuwa sa ginagawa ni Ate Teresa? Oo nga, Buboy. Parang hindi masaya si Mang Greggy. Frida, gaano na nga uli karami ay nakuha natin sa baryo maulam? About 60% tire. I can't believe it! Well, believe it. It's right there in front of your eyes. Ay, bongga talaga. Ang galing-galing mo talaga, Mother. Grabe. Miracle ba ito? Well, let's just say my wish was granted. Mother, ano naman ka? Si Atty. Salazar. Give it to me. Yes, Robert. Wow! Buti pa pala kung kay Javi ko tatawag, sasagutin mo ako, ano? Alam mo, nagiging ugali mo na yan lately, ah. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Oh, sorry. Nakasilent kasi yung phone ko. At saka, I was busy the whole day. Nagsasara lang naman ako ng mga nagbibenta ng lupa dito sa baryo mo. What? Bakit? Ilan na ba ang nakuha mo? Well, I'm happy to tell you that the Rosales Group of Companies now owns 60% of Barrio Maulap. Now that's what I'm talking about! I knew it, Tere. I knew it. I knew it. You still have it in you. Well, congratulations are in order. Pagbalik mo rito, we'll celebrate. Of course, Robert. Okay. Keep it up! Bye! Ikaw po. Greggy. Ano sa atin? Pasensya na sa abala, ha? Hihingi lang sana ako ng pabor sa'yo, eh. Bakit? Anong problema? Baka naman pwede mong kausapin yung anak mong si Teresa na wag na niya akong gipitin dun sa lisensya ko. Ha? Ginigipit ka ni Teresa? Aayusin ko naman yun. Pero hindi ko magagawa yun pagka ginigipit nila ako. Gusto ko talaga ituloy yung negosyong iniwan sa akin ng asawa ko. Importante kay Jaime yung butika. Kaya't importante rin yun sa akin. Sige. Kakausapin ko si Teresa. Ako, maraming salamat, Greggy. Pasensya talaga sa ambala, ha? Pirmahan niyo na po ba? Filapan niyo lang po ito. Doc Philip! Wala ka bang sasabihin? Wala. Kamusta na nga pala yung kooperatiba mo? Parang walang tao ngayon, ah. If I recall, may mga nakita ko nakapila sa kooperatiba mo noon na pinuntahan ako kahapon.
wonder what that means. Naisip mo ba? Wala akong iniisip. Ang iniisip ko lang, kung ano sinasabi mo dito sa mga taong to, para ibenta nila yung lupa nila. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Philip. Kung saan sila nagpunta dito para magbenta ng lupa nila. Baka naman kasi meron sila mga pangangailangan na hindi kaya ibigay ng kooperatiba mo. Talaga, Teresa? Hindi mo sila inahanapan ng butas, ginigipit o binablockmail para ibenta yung lupa nila? Ginigipit? Binablockmail? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. You want proof? Ibigyan kita ng proof. Manong, pasensya na ho. Gusto ko lang magtanong. Pagpunta niyo ba dito, pinilit ko ba kayo para magbenta ng lupa sa akin? Naku, hindi po. Kaya ako nandito kasi nakahanap na ako ng trabaho sa Maynila at isasama ko yung pamilya ko. Kaya magbibenta na ako ng lupa. Salamat ho. Sige po. Manang, Manang, gusto ko lang po magtanong, ginipit ko ba kayo para magpunta dito para magbenta ng lupa ninyo? Naku, hindi ho. Magbibenta na ako dahil susunod na ako sa anak ko sa ibang bansa. Mga kababaryo, kayo po ba? Pinilit ko ba kayo pumunta dito? Blinakmail, ginipit, para magbenta ng lupa? Hindi po. Si Felo, wala akong pinipilit. Talaga, Teresa! Uboy! Pakiasikaso, please. Hi, Ate Teresa! Busy-busy, ah! Ate Teresa! Dami niyo na po natutulungan. Oo nga. Teresa, pwede ka ba makausap? Sa loob mo tayo. Uboy, ito ko na nga. Sige po. Ano ang kailangan niyo? Gusto ko sana makiusap anak ko. Huwag mo sanang pwersahin si Mrs. Reyes na ibenta ang lupa niya. Ho? Wala akong ginagawang ganyan. Ibig sabihin, hindi mo alam ginagawa ni Dexter ang pag-iipit niya kay Mrs. Reyes tungkol sa lisensya. Eh, wala naman talagang lisensya si Mrs. Reyes eh. Hindi talaga siya pwede magpatakbo ng butika. And in the first place, ni hindi siya licensed pharmacist. Ibig sabihin, totoo nga. Iniipit mo si Mrs. Reyes. Teresa, ba't mo ginagawa to? Bakit yung ginagawa to? Bakit yung kailangan magpunta dito para kausapin ako tungkol sa kanya? Lumapit si Mrs. Reyes sa akin para humingi ng tulong. Para kausapin ka. O lumapit na pala sa inyo. Tinutulungan nyo naman. Dahil kailangan nyo ng tulong. At ito ako. Nagbabasakali. Baguhin mo ang isip mo. Teresa, pag-iusap. Huwag mo gawin to. Bakit? Bakit ho? Noong kailangan ba ng tulong ni nanay, tumulong ba siya? Tumulong ba siya? Noong gipit na gapit kami mag-ina, may isang tao man lang bang kagaya nyo ang gumawa ng ginagawa nyo ngayon. Yan ang dahilan kung bakit mo ginagawa to? Oo! Gusto mong magiganti sa kanila? Oo! Oo! Gusto kong magiganti. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakita ng lahat sila nagdudusa. Bakit kailangan mong magiganti? Bakit? Dahil bawat sakit na pinaramdam nila sa akin, gusto kong maramdaman nila. Gusto kong maranasan nila ang bawat hirap na dinanas namin mag-ina. Yung mga taong tinulungan niyo, yung mga taong sinabi niyong tutulong sa amin, wala. Ni isa, wala. Tinalikuran niya kaming lahat. Tawarin mo ako, anak. Sa'yo napunta lahat ng responsibilidad na naiwan ko. Ikaw nagpasa ng lahat ng nakulong ako. Ako ang may kasalanan. Kung ano ba ang nangyari sa inyo ng nanay mo, kasalanan ko yon. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi kay Mrs. Reyes. Huwag mong isisi sa mga tao dito sa Baliw Maulap. May mga sarililis na mga problema, anak. Ako rin may sarili din akong problema. Ang problema ko, makuha ang lahat ng lupa nila dito. Nakukuha mo ang lupa ni Mrs. Reyes sa pananakot. Hindi ito tama. Hindi ikaw ito, anak. Si Robert Salazar, ginagamit niya ang galit na nararamdaman mo para paikutin ka. Itong ginagawa mo sa pareho mang ula. Siya ang may gusto nito, hindi ikaw. Pareho namin gusto to. Hindi, Teresa. Ang anak ko, hindi gagawin to. Ang anak niyo,
siguro nga hindi niyo na ako anak. Huwag mong sabihin niya. Kakala mo ba ang anak ang tingin sa'yo ni Robert Sarasat? Ginagamit ka lang niya. Dahil magaling ka, pinakapakinabangan ka niya. Pero darating ang panahon na wala lang siyang makukuha sa'yo, bibitawan ka rin niya. Dahil ang sarili niya, ang bahala na sa kanya, hindi ikaw. Tandaan mo to. Sa bandang huli, wala ka ibang babalikan mo ng pamilya mo. Pero hindi mo mapabalikan ang pamilya mo kapag kinalimutan mo na kung sino ka talaga. At sinasabi ko, hindi ikaw to, ama. Tapos na ba kayo? Marami pa akong kailangan sikasuhin sa labas. Nakita niyo naman ang haba ng pila sa labas, diba? Sir Dexter! Sir! Oh, magandang umaga! Marikit! Makisig! Mayumi! Kain na kayo dito! Hindi na kayo dito! Marikit! Marikit! Hala! Ano nangyari kay Marikit? Makisig! Mayumi! Hala! Anong nangyari sa mga manok? Tatay Greggy! Tatay Greggy! Tatay Greggy! Bubay? Bubay! Tatay Greggy! Tatay Greggy! Bubay, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Tatay Greggy! Yung mga manok niyo po! Hala, ano nangyari, Buboy? Bakit namatay lahat ng mga manok? Sinong gumawa nito? Greggy, hindi na pwesa itong mga manok mo. Sinadya itong patayin. May nakaaway ka ba? May alam ka ba na pwedeng gumawa ng ganito sa'yo? Hahanapin ko yan. Hahanapin namin yan. Oh no! Kawawa naman yung mga manok. Kawawa naman si Mang Greggy. Kung sino man ang gumawa nito, bad siya! Ate Teresa! Anong nangyari sa mga manok na yan? May pumatay po sa mga manok ni Tatay Greggy, Ate Teresa. Ha? Dexter. Yes, boss? Tukol sa nangyari sa mga manok ng tatay ko. May kinalaman ko ba dun? Nako, boss. Wala po akong kinalaman dyan. Eh, madami yung kahawan yung tatay nyo eh. Kaya madami yung may motibo na gumawa nun sa kanya. Saka, di ba, bilin na bilin mo sa akin. Huwag na huwag kong gagalawin yung farm ni Mang Greggy. Okay, fine. Pero wala kang gagawin na hindi ko in-address na iintindihan mo. Yes, boss.
Hindi na ako ang tulad ng dating sunod-sunuran ng sayo, Teresa de Chavez. Kaya maganda ka dahil ito pa lang ang simula. Sige, salamat. Araw po, Tori. Salamat sa Doc. Uy! Hello po, Doc Philip. Hi, Doc Philip. Hi, everybody. Hello po. Atorin talang magandang kakaga po. Ikaw si Lena, right? Nag-volunteer ng medical mission kami? Opo. How are you? Ito nga po eh. Naghahanap po ako ng trabaho. Baka kailangan niyo po ng intern. Gusto ko po sanang mag-apply para training ko na rin po ito bago mag-kolehyo. Sure. Pumunta ka sa opisina ko and I'll just wait for you there. Maraming salamat po. Andiyan ba si Apple? Mang Apple, andiyan ba siya? Ay, andun ko sa panaderya. Tawagin ko po. Ako na. Pupuntahan ko na lang siya. Salamat. Let's go. Hey, Bumboy. Tony Direk, napadaan ka. Gusto ko sana kayo makausap. Pwede ba pumasok? Ah, pwede, pwede. Halika. Tuloy po kayo. Tuloy. Kaya, pasok. Sige. Lena, mag-a-apply ka ng trabaho kay Atty. Tere? Paano yung pag-aaral mo? Part-time lang yan, ate. Kaya kong isabi sa pag-aaral ko. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Bakit pa? Di rin naman ako magpapapigil eh. Gagawin ko ang gusto ko para sa pangarap ko. Aalis ako dito. Lena, alam kong galit ka lang. Pero baka ba naman pwede natin pag-usapan tong dalawa, di ba? Kahit ilang beses natin tong pag-usapan, ganito pa rin ang desisyon ko. Kung pipigilan mo ko, tatakas lang ako. Kaya kung gusto mong nandito pa ako, huwag mo kong pakialaman. Lena, kapatid kita, hindi kita pwedeng hindi pakialaman. Ate, magtatrabaho pa rin naman ako dito eh. Tutulong ako na kumita tayo. Hindi ako magiging pabigat, okay? Pero hanggang doon na lang yun. Pag nakagraduate na ako ng high school, pag nakaipon na ako, aalis ako. Alam mo, attorney, wala talaga akong balak magbenta ng lupa eh. Eh kasi kumikita pa naman tong aking panaderya. Ang sa akin na naman, mga Apple, karamihan ng kababaryo natin dito sa baryo maulap. Nagbenta na ng mga lupa nila. Pag umalis sila dito, yung panaderya ninyo, mawawala na ng suki. Malulugi rin naman kayo. Kaya kung ako sa inyo, kaysa umabot pa kayo sa puntong malugi ang panaderya ninyo, eh, sumabay na kayo magbenta ng lupa sa kanila. Pasensya na, attorney. Siguro, ihintayin ko na lang mangyari yung sinasabi nyo. Pagkatapos, doon na lang ako mag-iisip kung anong desisyon ko. Eh kasi, napaka-importante sa akin ng panaderyang ito. Ito na lang ang pwede kong ipamana sa apo kong si Jones. Kayo ho. Wala na mapilitan to. Pero hindi ako ihinto ng pagdaan-daan dito para tulungin kayo kung sakaling mabago-isip niyo. Alis na ho kami. Sandali, attorney. Meron lang sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Para ho saan? Kung natatandaan mo pa noon, bata ka pa noon, may sakit ang nanay mo noon. Tapos lumapit ka sa akin at humingi ka ng tulong. Pero tinanggihan kita. Noong panahon na yun kasi, talagang namumroblema din ako sa pera eh. Eh kasi yung pagbubuntis ng anak kong si Rochelle, eh delikado. Kaya lahat ng pera ko, lahat ng ipon ko, yun, naubos ko sa kanya ang pagpapagamot. Kaya kailangan kong magpatiga sa'yo nun. Kailangan ko lang pang bilhin ng gamot ni nanay. Eh, problemado nga din ako sa pera eh. Pasensya na, Teresa. Oo nga po, sige na po. Ay naku, pasensya na, Teresa. Ano? Namatay na si Lita? Ako eh, paano na si Teresa? Yun na nga ho eh.
Talagang ulila na ho si Teresa. Nasa kulungan na nga yung tatay niya. Biglang namatay pa yung nanay niya. Nakakaawa po talaga eh. Nalaman ko na. Namatay pala yung nanay mo. Talagang kinain ako ng konsensya ko nun. Alam mo, attorney, talagang sisingsisi ako. Hindi man lang ako nakatulong sa inyong mag-ina nung panahon kayo ay nangangailangan. Gusto sana kitang kausapin nun. Kaya lang, umalis ka na ng barya maulap. Wala akong nakahingi ng tawad sa'yo. Pero alam mo, Teresa, napagbago talaga ako ng pagkamatay ng nanay mo. Kaya nung umalis ka, alam mo, pinangako ko talaga sa sarili ko. Hinding-hindi ko tatanggihan ang sinumang humingi sa akin ng tulong. Lalo na kung may kakayanan din lang naman ako. Oh, kaya pala matulungin si Mang Apple. Kaya po ng pagtulong niyo kay Mang Ruben? Oh, tsaka kay Kanor. Alam mo, nung dumating dito yan si Kanor, naku, dayo yan dito eh. Wala man lang yung matulugan, walang matuluyan. Kaya tinanggap ko siya dito sa bahay at saka binigyan ko siya ng trabaho dito. Pero tuwang-tuwa ako nung nagbalik ka kasi pwede na akong humingi ng tawad sa'yo. At pagkatapos nung nakita kong malayo na ang narating mo, naku, ang laking daang sa aking dibdib. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Teresa. Kahit uli na ang lahat. Tutuloy na ako kami. Marami pa ako kaming kailangan na kain. Halika naman. Ati Teresa? Okay ka na po ba? Oo. Naalala ko may kailangan pala akong asikasuhin sa opisina. Po? Akala ko po, magbabahay-bahay po tayo ngayon. Sa ibang araw na lang, ha? Susunduin na lang kita. Sige po. Pumunta na lang po muna ako kay La Tonton. Diyan lang naman po yung bahay nila eh. Nakarin ko na lang po. Bye-bye po. Ingat ka. Ingat ka rin po, ha? Ano, Gretty, may suspect ka na ba kung sino gumawa na sa mga manok mo? Kung sino man gumawa yan. Nandito lang yan sa paligid natin. Pero tingnan nyo nga naman, ano? Dati-rate, itong si Greggy lang ang may palayan na hindi minalas. Pero ngayon, no? Naubos yung mga manok niya. Mang Ambo, hindi dahil sa malas kaya namatay yung manok ni Mang Greggy. Sinadyang patayin yung mga manok niya. Pero isipin nyo, ha? Itong sunod-sunod na kamalasan na to, parang nangyari ito simula nang dumating yung mga Rosales na yan dito. Alam mo, may katwiran ka dyan, Lolita. Kasi kung kailan tayo naghihirap dito, eksakto naman silang dumating para bilhin ang mga lupa natin sa murang halaga. Tama. Eh, sabi nga ni Mang Greggy, di ba? Pinagsasamantalahan talaga nila ang kahirapan ng mga taga rito. All these years, bit-bit ko yung galit na yun sa puso ko dun sa taong yun. Not knowing na may sarili rin pala siya pinagdadaanan ng mga panahon. Nangangailangan kami ng tulong ni nanay. Kaya pala hindi niya kami natulungan. Kung nalaman mo lang ang istorya na yon, noon pa, hindi sana naging ganyan katindi ang galit mo sa kanya. Alam niyo mga kabaryo, may nalaman ako eh. Ito pa lang si Attorney Dexter. Tinakot si Mrs. Reyes na ipakukulong dahil wala daw lisensya yung kanyang butika. Kaya yun, napilitan magbenta ng lupa yung matanda. OMG! Ang salbahe naman. Gwapo pa naman niya. Alam mo yan, si Attorney Dexter na yan. Wala yung ibang gagawin na hindi inutos ng Attorney Terenya, no? Ay, pasensya na ho, Mang Greggy. Tere, paano kung may mga ibang taong kagaya ni Mang Apple na may ganung pinagdadaanan kaya hindi kayo natulungan noon? Masyado ko maraming nagawa sa baryong to. Tulad na, never mind. Wala. I just need to be alone. Tere, okay ka lang? I'll be fine. Nandiyan pa si... Ay! May tatanong na ako sa'yo. At gusto ko, sagutin mo ako na totoo. Tungkol sa na naman ho ba yan?
Yung mga nangyayaring kambalasan dito sa barrio Maulap, yung pagkabatay ng mga hayop, yung pagkalanta ng mga halaman, yung pagdating ng peste tulad ng Golden Call. Kayo ba may gawa nun? Ano ho bang sinasabi ninyo? Teresa, pinatay ang mga manok ko. Hindi sila nagkasakit, hindi sila na peste, pinatay sila. May kinalaman ba kayo doon? Pinagbibintangan niyo ho ba ako? Sagutin mo ang tanong ko. May kinalaman ba kayo sa nangyari? Wala. Wala akong kinalaman sa nangyari sa manok niyo. Hindi ko alam yon. Kung ganyan ka-importante sa inyo yung mga manok na yan, babayaran ko na lang. Magkano ba yan? Hindi ko kailangan ng pera mo. Eh ano? Anong kailangan niyo sa akin? What do you want from me? Ang gusto kong malaman, may kapasidad ka ba para gawin yun, Teresa? Nasabi mo sa akin, gusto mong magiganti laban sa mga tao rito sa barrio Maulap. Kaya mo ba gawin yun, anak? Ang ipaon sila sa hirap para makuha ang gusto mo. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyo. Kung hindi ikaw, ay mga kasamahan mo, kilala mo pa sila. Si Dexter, alam mo ba kung anong kapasidad niya? Wala akong gagawin si Dexter nang hindi ko iuutos sa kanya. Eh, si Robert Salazar. Oh my God, si Robert na naman! Huwag niyo nang idamay dito si Robert dito. Wala sa kinalaman. Ano mo nang sabi yan? Lahat din ba nang gagawin niya? Kailangan, aprobado mo din? Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Hindi ko na alam kung anong gusto niyo marinig sa akin. What do you want? What do you want to hear? What do you want from me? Mahal kita, anak. Para patawarin mo ako. Hindi ako naniniwala sa iyo. Masyado ng malaki ang impluensya sa iyo ni Robert Salazar. At gaya ng sabi ko, kailangan kitang iligtas sa kanya. Kapag umalis na kami dito. Tulog ako, Iko. Aalis ka na rin? Oo, Buboy. Bakit naman? Eh kasi binenta na ni Nanay yung lupa namin. Malas kasi dito sa baryo. Kasi, tignan mo, ang dami na lang nagbebenta ng lupa nila. Gaya nung pamilya ni Angel, hindi talaga totoo yung sinasabi nilang himala ng mga litap-tap. Hindi totoo yung yun. Hindi totoo. Hoy, di kaya. Totoo ang mga litap-tap. Sila yung nagbabantay ng baryo natin. Tsaka sila ang dahilan kung bakit gumaling ang nanay ko. Kaya huwag mo silang pagsalitaan ng ganyan. Tinakaw ng litap-tap. Pusin stars na kami. Ah! Basta! Di ako naniniwala sa mga litap-tap na yan. Alam nyo, di dapat natin pinagtataluhan ng mga pinaniniwalaan natin. Pero huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa na magiging okay ang lahat. Kahit na marami tayong problema. Kasi para sa akin, yun ang gustong ipahiwatig ng himala ng mga alitap-tap. Oo nga! Tama naman dyan si Pare Koy. Huwag kayo maniwala sa kwento na yan. Sabi-sabi lang yan. Malas lang talaga ang baryo Maulap. Maniniwala lang ako kung uulan ng gatas dito ngayon. Oo nga! Masaya umulan ng gatas! Oo nga! Kaya sana nga, umulan ng gatas dito ngayon na. Pero imposible naman yun. Kaya maglaro na lang tayo. Oo! Pwede na! Uy, Starla! Saan ka pupunta? May gagawin na ako, Buboy. Gusto sabihin ko. Oo, Buboy. Hindi sila pwede mawala ng pag-asa. Kaya tutuparin ko to. Si anak, bigyan
Saan mo ulit na maraming gatas si Mami, ha? Sige na, baby. Alam mo naman si Mami, maraming bayarin. Sige na, baby, baby, baby. Baby, eto na. Dito pa rin naman ako. Ang ganda na paulan, ano? Ang kaparikoy! Tsaka masaya ako na nakikita kayo natutuwa sa wish na tinupad ko. You're welcome! Nakabang mo ko doon, Skyla. Bigla ka nilang umalis para tumupad ng wish. Boy naman, no? Na-excite lang kasi ako na ito pa rin yung wish nila kanina. Ayoko kasing mawalan sila ng pag-asa. Sige, pero sa susunod ah, kailangan natin maging mas maingat. Dahil kung hindi, baka malaman ng iba na wishing star ka. Yes, sir! Wow, Starla! Kumikilang ka! Nakatubad na naman ako ng good wish, Bukoy! Buma! Mga kabaryo! May pagpupulong po tayo ngayong gabi sa plaza. Eh, kung maaari naman sana, sumunod na kayo sa akin. At napaka-importante lang ang pag-uusapan natin. Ha? Mga kabaryo, may pag-uusapan po tayo sa plaza ngayong gabi. Magandang gabi, mga kabaryo. Nagpatawag ako ng pulong ngayon dahil may importante tayong pag-uusapan. Marami na daw na masamang nangyari dito sa ating baryo. Yes, Javi. May kaganapan dito ngayon sa plaza. Ano nangyayari? I-video call ko. Ito na. Mga kabaryo, gusto kong ibigay sa inyo ang huling biktima ng kamalasan daw dito sa ating baryo. Pakinggan po natin si Mang Greggy. Magandang gabi po sa inyo. Marami nang nakuhang mga lupa ang Rosales. Pinagsasamantalan ng Rosales ang kahirapan ng baryo natin. Pero kailangan muna natin balikan ang mga pangyayari. Nagsimula ang kamalasan sa lugar na to nung nawalan tayo ng kuryente, nung napeste ang mga hayop, nung mga panalim biglang namatay. Ilang linggo matapos ang pangyayaring ito, dumating ang Rosales. At yun na nga! Pinarat ng lahat tayo sa presyo ng lupa. Pero siguro, ito ang dapat natin pag-isipan. Nagsasamantalahan ba ng Rosales ang kahirapan ito? O sila ang dahilan kung bakit ang hirap ang baryo Bahula? Kung bakit naman tayo mga hayop? Kung bakit tayo tumubo ng mga panalim? Sa madaling salita, naisabotahe pa nila ang kabuhayan natin para mapilitan tayo magbenta ng lupa sa mas mababang presyo! Alam niyo sa tingin ko? Oo! Pero wala akong ebidensya. Kaya hinihiling ko sa inyo mga kababaryo, huwag kayong basta magtiwala! Labanan natin ang
nag-aalsa na po ang mga tao dito. At mismong tatay ni Boss ang nagsisimula, si Mang Greggy. Ang kulit talaga ng taong yan. Eh, nagsisimula na po sila maghinala sa Rosales na sinabotahe ang baryo maulap para bumaba ang presyo ng lupa nila. Ano namang ginawa ni Tere regarding this matter? Eh, sa tingin ko naman, oh. Ginagawa ni Boss ang lahat ng makakaya niya para makontrol ang sitwasyon. Pero siyempre, oh, mahirap. Kasi mismong tatay niya ang kumakalaban sa kanya. Isa pa. Sumasaw-saw pa, oh, yung ex niya. Sinong ex? Yung high school sweetheart niya, oh. Si Doc Philip. Yung mukhang tricycle driver? So, lahat ko kasi. May kanyang-kanyang issues kay Boss. Kaya porsigido silang labanan tayo. Ito naman ko si Boss. Masyadong distracted. Pinaghahalo ang trabaho. At ang personal. Kahapon lang ang ganda-ganda ng balita sa akin ni Tere. And now, this. Kaya nga kailangan na natin kumilos agad, sir. Dahil mabilis magbago ang ihip ng hangin dito sa baryo maulap. Yes, my thoughts exactly. Robert. Yes. Tere? Ano na naman itong nabalitaan kung gumawa na naman ng gulo si Greggy? Yeah, you heard right. He's trying to turn people against us. Against the Rosales companies. But don't worry, gagawa ko to na paraan. Kaya ako tumawag sa'yo, Tere. Kailangan kumilos na tayo. Bago pa malaso ni Greggy ang isipan ng lahat ng mga taga-baryo mga ulap. Kailangan unahan na natin siya. Unahan? Ano ibig mo sabihin? Yung mga nakuha nating lupa na. Di ba that consists of about 60% ng baryo maulap? Yes. Good. Gusto kong palayasin mo na lahat ng mga taong nandun. Dahil gusto kong gawing ghost town ang baryo. Robert. I can't do that. Mukha ko ang nakaharap sa kanila. Pangalan ko ang nakataya dito sa mga tao to. I promise them. May 6 months pa bago sila umalis sa mga lupa nila. I don't give a hoot about your promises, Tere. Akin ang lugar na yan. At gusto kong lumaya sila. Palayasin mo, Tere. Did you hear what I said? Yes, Robert. And? I'm sorry, Robert. Hindi ko kaya gawin yung pinapagawa mo sa akin. Hindi ko pwedeng basta palayasin ang mga tao dito sa baryo maulap. Unbelievable. Sir. Lumalambot na po si Boss, sir. Naninibago nga ho ako eh. Tinaw siya si Boss Tere na nakilala ko dati. Kaya ko manung aminin sa inyo, pero mukhang... Binago na siya ng baryo maulap. Dexter? Ikaw na lang ang pag-asa ko dyan. Paalisin mong lahat ng mga tao dyan. Baryo maulap is mine! Naintindihan mo? Ako, sir, wag ho kayo maglala dahil ginawa ko na ho ng paraan. Ay, ibig mo sabihin? Ginawa ko na po 2 weeks ago. Hindi ko na nga po sinabi kay Boss Tere. Kaya anytime soon, puputok na po yan. Pilip! Dok, Pilip! Tulungan niyo po kami! Taas po nang lagnan ng anak ko! Pilip, ang dalawa lang at may sakit! Tara, kawin ko na lang tayo! Teka, pasok tayo. Pilip! Teka, pasok kayo! Magagamot po kayong lahat, tatay. Huwag mo kayong mag-alala. Siguraduhin nyo, ilalagay nyo lahat. Kung natapos kayo, itatapon nyo ebidensya. Okay, boss! Inip dito pala. Bakit nyo kailangan gawin yun? Bakit nyo kailangan magsalita ng laban sa Rosales? Alam nyo yung identified kayo sa akin. Ano man ang sabihin nyo laban sa kliyente ko, pa pwedeng paniwalaan ng mga tao. Sinabi ko sa'yo, ililigtas kita kay Robert Salazar. At ito ang parang alam ko. Ang pigilan ang plano nyo dito sa baryo maulap. Ganun ho ba? Inililigtas niyo ko? Wala kayong ibang ginawa kundi gawing komplikado ang buhay ko. Ang buhay ko na pinaghirapan kong buuin matapos mawala lahat sa akin dahil sa inyo. Nawalan ka ng ama ng makulong ako. Hindi ko nagawa ang tungkulin ko sa'yo. Pero nandito ako ngayon. At itong ginagawa kong paglaban sa Rosales, eto ako, nagpapakatatay para sa'yo. Nagpapakatatay ka?
Ito ang pagpapakatatay mo? Baryo, may epidemya pong kumakalat dito sa baryo natin. Yung mga may sakit, dalhin po natin sa plaza. Doon ginagamot si Doc Philip ang mga pasyente. Mga kababaryo, ulit ko. Dalhin niyo kagad sa plaza ang mga may sakit. Sir, lalagay ka dito. Salamat. Get out! All of you, get out! Let's go, let's go. Except you. Mag-uusap tayo. Saan po yung problema? May kinalaman ka ba sa nangyayaring epidemya ngayon dito, Dexter? Boss, wala. Boss, naman eh. Wala akong panahon ng kapaglokohan sa iyo. Sagutin mo. May kinalaman ka ba sa nangyayaring epidemya ngayon dito sa Baryo Maulap? Oo, boss. Ako ang may gawa niya. Nakita mo ba yung ginawa mo? Nakita mo ba kung anong nangyayari ngayon sa labas, Dexter? How could you do this? Boss, di ba lagi mo sinasabi sa akin na mag-isip ako kung paano magbebenta ng lupa ang mga tao dito? Ayan na, boss. Sinulit ko lang yung sinabi mo sa akin. Ako pa ngayon na may kasalanan nito. Ako ang may kasalanan nito. Boss, wala akong sinasabi ganyan. Sumusunod lang ako sa sabi mo. Ang sabi mo, sabotage, hindi ba? Get out. Get out. Get out! May dala kasi akong tsaa. Pinakulo ang ngawan ng Balanoy. Huwag kang mag-alala. Bottled water ang pinangkulo ko dyan. Galing kay Lolita. Ipainom ko sana sa mga may sakit. Magandang pampababa ng lagnat niyan. Dito po kayo pumuesto. Magulas, buti naman naisip niyan. Maraming salamat sa tulong niyo. Saan kaya nagpunta si Mang Greggy? Bakit hindi niya tayo sinama? Di ko nga alam eh. Sabi niya, pupunta raw siya sa plaza. Sabi ko sa kanya, sasama ako. Ayaw niya naman. Baka raw kasi mahawa ko ng mga tao doon. Dami raw kasing taong nagkakasakit ngayon eh. Kung sinama tayo ni Mang Greggy, makakatulong sana tayo. Pero, makakatulong pa rin naman tayo, di ba, Starla? Oo nga no. Sige, hilingin mo na. Sige, Starla. Sana may dumating na tulong sa mga nagkakasakit sa kababaryo namin. Ano man ang hilig, aking kababaryo. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Kulang kayo kanina. Madrasa. Anong nangyayari dito? Anong sakit ng mga tao? Kailangan pa ng testing eh. Pero possible, typhoid fever. Alam nyo, ha? Kasalanan nyo lahat ng to eh. Minalas-palas yung baryo namin simula nung dumating kayo dito. Kasalanan nyo lahat ng to. Ate, ano ba? Tama na. O bakit? Tama naman yung sinasabi ko, di ba? Pakala nung babae nyo lahat ng to eh. Ate, imposible yung sinasabi mo. Sakit yan eh. Lolita, tama na. Huwag ka namang gulo. Hindi nakakatulong yan sa sitwasyon. Eh bakit? Tama naman yung sinasabi ko, Lolita, di ba? Lolita, sige na. Palamig ka muna. Sige na. Pasensya na, mainit ulan ng mga tao dito eh. Philip, may mga pinatawag ako mga doktor para tumulong. Sila yung mga nag-medical mission dito noong nakaraan. Papunta na sila. Nakontak na po namin, attorney. Papunta na po ang mga doktor. Good. Please update them and tell them that it's a possible typhoid fever epidemic, okay? Now. Yes, attorney. Go ahead. Salamat. Salamat.
gagawin naman ni Philip ang lahat para gumalit si Tonton. At saka may mga doktor akong pinapunta dito para tulungan si Philip. Gagawin si Tonton. Dorothy. Kailangan lang ho akong i-discuss sa inyo. About what? Dito po muna tayo. What? Ano to? Yung mga doktor ho, hindi sila dadating. Kinall off po ni Atty. Salazar yung emergency medical mission. What? Medical mission. This is an emergency. Kailangan to ng mga tao ngayon dito. Bakit ko naman pababayaan? Bakit? Aber, ano bang maitutulong sa atin yan? Because we did this. Si Dexter ang dahilan kung bakit may epidemya sa lugar na to ngayon. Well, good for him. You taught him well, Tere. Robert, don't you see? Pinaghihinaan na tayo ng mga tao ngayon dito. Iniisip nila na tayo ang nananabotahe dito sa lugar nila. We have to do this medical mission. For damage control. For PR. Kailangan nilang maramdaman na tayo yung kukampi nila, hindi tayo yung kalaban nila. Sa palagay mo, ha, may pakialam pa ako sa perception ng mga taga-baryo maulap sa atin, ha? We own 60% of that place. We're done with PR. We're going for the kill. At yung ginawa ni Dexter, that was the final blow para makuha mo ang baryo maulap. Robert, please. Correct. Palayasin mo ang mga taong yan dyan, or I will. Mahina ka na talaga, boss. Lagot ka ngayon. Masisira ka na. Masisira na kita. Tere, darating na ba yung mga doktor na pinasundo mo? Hindi na to kaya ni Doc Philip. Kita mo naman, mag-isa lang siya. Ang dami-dami pasyente. Oo, parating na. Baka na traffic lang, pero parating na sila. Nagmamadali na nga pumunta dito. Salamat. Oo. Ha? Ito, baby. Alas 8, inom siya ng motolet, ha? Hala, Buboy! Grabe pala yung nangyari dito! Kawawa naman yung mga tao! Oo nga eh. Bakit kaya hindi pa natutupad yung hiniling natin? Tingnan mo kung wala pang natating na tulong. Buboy! Sila Aling Esther at Tonton, oh! Tara, punta natin! Aling Esther! Buboy! Your best friend mo. Pare Koy! Wala akong pera. Wala na tayong gamot. Tumadok eh. Eh, kung bukas lang yung butika ni Mrs. Reyes, hindi sana may makukuha tayong extra supply. Kaso, kinipin ni Teresa. Huwag natin problemahin ngayon yan. Problemahin natin ang nangyayari ngayon. Ano, boss? May problema ba? Anong ginagawa mo dito? Eto. Naghihintay ako ng mga magbebenta sa akin ng lupa. Sa dami ba naman na may sakit dyan? Siyempre, mga kailangan yun ng pampa-hospital. Nagre-report ka ba kay Ron? Nagsusumbong ka sa kanya? Paano niya nalaman yung medical mission? Dok, totoo kaya yung sinasabi ni Teresa? Na may pararatingin siyang doktor? O baka naman pinapaasin niya lang tayo sa wala? Alam ko mayroon pagkatiwalaan si Teresa. Pero sa pagkakataong ito, nakita namin yung nangyayari. Hindi mo siguro man naloko ngayon. Oh, hindi. Ako magre-report. Pero, tumatawag siya sa akin. Humihingi siya ng update.
Alam nga naman magsinungaling ako. Siyempre, sasabihin ko totoo. Dahil tatay ko siya. Hindi ba, boss? Get out of my sight. Nanghihiya ako ng tulong sa bayan. Mga doktor sila, may mga dala sa mga gamot. Si Doc Eric, si Doc Roger, si Doc Philip. Hello po. Ay, maraming salamat. Oh, tulungan niyo sila. Halika. Halika. Sige, halika. Ano kayo? Ano kayo? Ang Reggie! Hulog kayo ng langit. Maraming maraming salamat po. Wala ba ang makak? Salamat po. Kawawa yung kababari natin, no? Mau, mau! Reggie! Ang galing mo po talaga. Kapag bata ka, hindi mo rin natis na hindi pumunta rito, no? Nag-aalala lang po ako eh. Baka po kasi may maitulong. Tama yun. Sige, tutulong muna ako rito, ha? Sige po. Oh, adyan na. Ako, Buboy. Si Mang Reggie pa pala tutupad ng wish natin. Galing talaga ni Mang Reggie. Idol! Oo nga eh. Sir, may dumating po mga tulong. Mga doktor ho galing bayan. Silunduan ni Mang Reggie. Talagang binibwisit ako ng amang yan. Buwisit talaga! Oo nga, sir. Kahit ako nabubuwisit na kay boss, eh. Lalo na dyan sa tatay niya. Then do something about it! Sige po, boss. Akong bahala dito. Princesa, wala na ba? Wala na, Doc, eh. Kulang na kulang ang supply ng antibiotics natin dahil sa dami ng pasyente rito. Doc, kahit paracetamol, pagpababa ng lagnat, kukulangin tayo. Sige, kukuha ko sa bayan. Kayo muna bahala rito. Sige, Doc. Sige, Doc. Sumahan kita. Sa Kapitolyo tayo. Ako na magmamanayo. Doc, doon tayo sa bagong tuloy dumaan para mas mabilis. Ipapatrabaho ko sa inyo. O, Mrs., okay na yung anak ninyo, ha? Maraming salamat po, Doc. Okay, walang problema. Mang Reggie, maraming salamat po, ha? Hanggang dito ko, sinasagip niyo pa rin kami ni Tonton. Ang bait niyo po talaga, Mang Reggie. Buboy, saan yan? Kanina pa natin kasama yan. Si Stella po, kaibigan po namin ni Tonton. Hello po! Hello. Dok, malaking tulong to sa kanila. Dahil makarating tayo agad doon. Marami nangangailangan itong gamot. Ay, ano po, Dok? Pakitingnan na lang po. Ah, yes, ma'am. Opo. Sige po. Hello? Oh, yes, ma'am. Tere! Ano balita? May dumating na dalawang doktor na pakiusapan ng tatay mo galing bayan. Kulang pa yun. Wala ba kayo natawagan? Wala kayo na-contact? Meron. Limang doktor. Yung tatlo paparating na, tas yung dalawa sinundong ni Javi. Okay, good. Tere, tutulong muna ako sa kanila. Mother, Tere! Mother! Javi! Andito na po sila. Maraming salamat po. Doc, Kuya. Thank you so much. Pedro! Pedro! Pakisamahan sila, Doktor, sa mga pasyente hindi pa natitignan. Okay po. Sila. Doc, dito po tayo. Andito po yung mga pasyente. Mapulas, may tutulong mo ba? Ako, naku. Dahog pa ng malanoy, Tere, para mapakuloan natin, ha? Opo, opo. Sige, sige, sige. Pedro! Pedro! Tere! Kailangan ni Mang Kulas ng dahon ng malanoy sa bakuran daw niya meron. Pumunta ka, kumuha ka ng marami. Okay. Maraming marami. Kukuha po ako. Salamat. Okay. Papa! Papa! Akin yung mga dala nyo! Gamot lang dala namin. Hindi niyo mapapakinabangan. May epidemya sa lugar namin. Kailangan nila ng gamot. Ibibigay mo ba yan o papasampukin ko yung bubo mo?
Boss, baka naman pwede natin pag-usapan ito. Dok, bigyan na natin para naman hindi siya nagbibiro. Yes, Doc. Maraming pasyente na ang bumababa ang lagnat. Ang problema, ulan na tayo sa lupot, attorney. Ay, ganun mo ba? Magtatanong po ako kung saan pa tayo pwede makakuha ng supply. Balikan ko po kay Kagad, Doc. Nasa si Doc Philip? Andito ko na sa hospital, Philip. Kagamutin ka na nila. Doc, tulungan niyo siya! Tulungan niyo si Philip! 3, 2, 1, move. Doc, gamutin niyo siya! Gamutin niyo siya! Move. Doc, andito lang ako, Philip. Andito lang ako. Yung mga gamot. Dali mo sa plaza. Eh, paano ka? Wala kang kasama dito, hindi? Nakailangan dito. Huwag kang babalik dito na hindi maayos mga kababaryo natin. Philip, hindi kita iiwan. Oh, maya, mabali. Wala itong sugat ko. Hindi pwede. Hindi kita iiwan. Umalis ka na! Sige, sir. Nahihirapan yung pasyente, oh. Sa labas na lang, oh. Nasa ospital na siya, ha? Umalis po, attorney. Umalis? Oo, umalis po siya. Magre-request daw siya, attorney, ng gamot sa bayan. Pero kaninang hapon pa yun. Nagtataka nga ako gabi na hindi pa bumabalik. Oh, andito na pala sila, Doc Philip, oh! Andito na yung mga gamot! Tara! Tomeng! Ano nangyari? Bakit asa si Philip? Bakit tuguan ka? Teresa! Anong nangyari, Doming? Nasaan si Philip na pa rin? Ha? Nasaan? Nasaan siya ngayon? Sino? Kasi may tatlong lalaking umarak sa amin. Gusto ko gawin yung mga gamot. Si Philip lumaban. Tapos ngayon, nilagaw po isa sa ospital dahil pinaglaban niya ang gamot na yan. Kasi kailangan daw madala dito ang mga gamot na yan dahil kailangan ng mga pasyente niya. Sino kasama niya ngayon, Domek? Sino kasama niya? Si Ellen Training. Pupunta na doon. Tati Greggy, kawawa naman po si Doc Philip. Tapos, pinilihin na niya nga ako. Sabi niya, huwag daw akong babalik sa ospital hanggang hindi tayo maayos dito. Dito daw, makakatulong ako. Ngayon si Philip, Teresa, hanggang sa huli. Ang kababaryo natin ang iniisip niya. Huwag ka daw. Sundin natin ang gusto ni Doc Philip. Nandiyan mga gamot na pinadala niya. Gamitin natin sa mga kababaryo natin may sakit. Sa ganung para natin siya masusuportahan. Mga kababaryo, ibabahan niyo mga gamot. Kunin niyo mga gamot dito. Tulong-tulong na tayo. Tara. Lahat, Javi. Pila, ay, sikasuhin niyo muna si Doming. Bilis. Painom niyo ng tubig. Sige na, sige na. Kunin niyo mga gamot. Bilis! Sige, sama ka muna sa amin. Pamimigay natin dulo! Dexter!
Ano ba? Bakit ngayon ka tumatawag? Ang dami nangyayari dito. Problema? Walang problema, boss. Sa totoo niya, nabawasan na ang problema mo. Ano mo sabihin? Siguro naman ngayon, nabalitaan mo na nanabaril si Doc Philip at nag-aagong buhay na siya. Oh my God, Dexter. Don't tell me. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ako, boss. Tayo. Dexter, bakit mo ito ginawa? Alam mo, boss, nagagalit na si Antonio Salazar. Pakiramdam niya, distracted ka na, na humihina ka na. Kaya gumawa na ako ng paraan. Ginawa ko yun para sa sa'yo, boss. Nawala na ng leader ang mga taga rito. Kaya makukuha na natin ang baryo maulap. Tapusin na natin to, boss. You're welcome. Dexter! Teresa, lalabas lang muna ako sandali ha. May kailangan lang akong biling gamot. Salamat. Masyado akong maraming naging kasalanan sa mga tao sa bari maulap. Pati ikaw na damay. Ikaw na nag-iisang tao nagpakita ng kabutihan sa akin. Noong mga panahon kailangan ko. Hindi ito dapat nangyari. Hindi ka dapat na damay. Masyado akong nabulag nung galit ko. Wala akong ibang nakita kundi yung kasamaan ng mga tao. Ang hindi ko nakita, ako na pala yung nagiging masama. I'm sorry. Simula ngayon, itatama ko lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Wala na dapat masaktan. Wala na dapat namadamay. At lalong-lalong hindi ako papayag na may mangyari pa sa mga pauli sa'yo. Bakit, Buboy? Kagabi pa ako hindi mapakali, Starla. Baka mapano si Doc Philip. Kailangan natin siyang tulungan. Ayoko siyang mamatay. Kailangan ng mga tao si Doc Philip dito. Huwag kang mag-alala, Buboy. Gagawan kayo ng paraan. Pero, Buboy, kung idamay na din kaya natin yung mga taong may sakit dun sa plaza. Oo nga, no. O sige, buti naisip mo yan, Starla. Starla, Nana! Sige, Buboy, hilingin mo na. Sige. Sana gumaling na si Doc Philip. Tsaka sana din gumaling na yung mga tao dun sa plaza. Ano man ang hiling, ako'y tuto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Yan, tapos doon sa pandaron, ha? Doon ako. Yan, lahat ang mga nangangailangan. Ito. Oh, kanon ko na bahala. Yan. Marigoy! Anak! Nay! Stella! Ang Greggy! Anak! Binugutan po ako. Pero, inaantok pa po ako eh. Pero tulog ka muna, anak. Pinagana lang mo ako, anak. Clarence na ako, anay. Oh, Teresa. Nakwento sa akin ni nanay. Binantayan mo daw ako. Naninibago lang ako. Ay nako, Teresa. Mabuti nga't nandito ka na. Ikaw na mismo magkwento kay Philip para maniwala na siya. Starla, mukhang okay na yung mga tao dito, no? Oo nga, Buboy. Si Doc Philip kaya? Siguro kaya hindi pa ako kumikinang kasi hindi pa siya okay? Kumikinang ako!
Bubuy! Ibig sabihin, okay na si Doc Philip? Niligtas mo siya, Starla. Pati yung mga tao dito. Oo, Bubuy. Sigurado yun. Nakatulong na naman tayo. Bongga! O, ito na. Liga na. Kailangan mo pagaling. Kailangan ka ng Baryo Maulap, Philip. Kailangan ako ng Baryo Maulap. Kailangan ka ng Baryo Maulap. Naninibago ako, Teresa. Huwag kang magagalit, ha? Anong nakain mo? Masyado tayong maraming mga pinagawa yan, Philip. At sa maraming pagkakataon, inaamin ko ako ang mali. Marami rin akong kailangan ihingin ng tawad. Mabawi ako. Sana maibalik natin yung dati. Sana makapagsimula tayo ulit. Friends? Oh! Huwag mo nang ikilos. Hindi ka ba nagugutom? Yes, Tere. I presume you're calling up to let me know na makukuha natin lahat ng lupa sa Baryo Maulap. Tsaka, nabalitaan ko, nabaril daw yung Doc Philip, so wala nang aharang sa plano natin, di ba? Robert, this time we've gone too far. This is too much already. We have to stop this. Itigil? Spare Baryo Maulap. Are you insane? Pagkatapos ng lahat ng pagod at pera na ininagay natin para makuha ang Baryo Maulap. Ito may nasasabihin mo sa akin, ha? They don't deserve what's happening to them. I've come to realize that. So you wanna give up this project? Nang dahil lang sa lintik na realization mo. Well, let me tell you something, Tere. Wala akong pakialam if they deserve it or not. Akin ang Baryo Maulap. Tere, talagang lumalambot ka na. I am so disappointed in you. Get your act together. At ibigay mo sa akin ang kailangan ko! Hello, sir. I have good news for you. Starting today, I am promoting you. Sir? You heard me right. I am promoting you as co-manager of Tere sa Maulap Project. Now listen well. This is your chance to prove to me that you are not as incompetent as Tere has become. Now listen to what I have to say. Dexter, can you give me Baryo Maulap? Yes, sir. I won't disappoint you. Good. Ano ang ibig sabihin nito? Malalayasin niyo kami? Di ba may usapan na tayo? Nangako si Attorney Tere. Hanggang 6 na buwan kami dito. Ano yung balugit namin? Oh, Attorney. 6 na buwan. At hindi niyo kami basta pwedeng palayasin dito. Magkakamatayan tayo! Ha? Magkakamatayan pala, ha? Abe! Sa akin na ang lupa ninyo. Kaya kung ayaw niyo masaktan, umalis kayo! Bibigyan ko kayo ng isang araw na palugit. Pagbalik ko dito, iti-demolish ko ang mga bahay ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Dexter! Anong ibig sabihin nito? Pasensya na ako. Salamat po, Attorney. Tayo muna kayo. Ano
ginagawa mo? Hindi mo pwedeng paalisin ang mga tao dito. May agreement tayo sa kanila. Tere, tere, tere. I don't take orders from you anymore. Tere? At kailan mo pa ako tinawag na Tere, Dexter? And what? Excuse me? You don't take orders from me anymore? Pinipikon mo talaga ako. Alam mo ba kung anong kaya kong gawin sa'yo? Tere, bakit hindi mo tawagan si Daddy? Para magkaalaman tayo.